Inihahanda na ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga tauhan at barko para sa seguridad ng mga sasama sa tatlong araw na humanitarian initiative ng Atin Ito Coalition. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban, umaasa sila na sa pagpunta ng grupo sa Pag-asa Island, mag-aalab ang diwa ng pagkamakabayan at magbigay ito ng inspirasyon sa kanila na tumayo kasama nila sa pangangalaga sa mga karapatan ng bansa sa loob ng exclusive economic zones. Sinabi naman ni PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore G. Tariela, na kaligtasan at kapakanan ng mga sasama ang pangunahin nilang isinasaalang-alang. Alam naman ang publiko kung gaano kapanganib ito. The Chinese Coast Guard vessels, sigurado talagang magdideploy sila ng mas maraming barko dito together with the Chinese Maritime Militia. At sa presensya ng mga Chinese forces na to sa palibot ng Ayungin Shoal, at there is a high possibility na sasalubungin sila nitong mga Chinese Maritime Forces na to. Samantala, wala pang pinal na pa siya kung ilang sea vessels talaga ang papayagan sa civilian convoy. Una nang nabanggit ng grupo na nasa 40 barko ang sasama. Ngunit ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, masyadong marami ito. Nangangamba rin ang opisyal na baka magkaroon ng hindi magandang interpretasyon ito sa ibang bansa na nakabantay sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Well, that's a question. Kaya po ngayon, nagmi-meeting na ang Coast Guard at ang Philippine Navy, WESCOM, about the allowable number of ships na pwedeng pumunta. Kasi nga, parang fleet na ito eh, no? parang swarming na rin ang mangyayari, no? Philippine version of a swarming, no? Yes. But at the end of the day, we want to make sure na it's a very successful event na walang na mahirap. Tiniyak naman ng Atin Ito na susunod sila sa mga ibibigay na kondisyon ng PCG at NSC para matiyak ang kanilang kaligtasan. For sure, masaya nga kami kasi mas madalas yung aming pakikipag-ugnayan sa kanila. Nakipag-meeting pa kami doon sa Coast Guard sa Palawan District mismo. So yung requirements at yung mga volunteers natin, imamatch din natin doon sa requirement at yung capacity ng ating government forces to secure our civilian mission. So pagtatagpuin natin yung ganoong mga iba't ibang mga considerations para talagang masigurado na magiging successful ang ating pamaskong handog. Ang civilian caravan ay nakatakdang bumisita sa Panatag at Lawak Island upang magbigay ng regalo sa mga tropa ng pamahalaan na nagbabantay maging sa mga residente ng Pag-asa Island. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.